ibinigay kesa nga naman manghula pa ako. Alam mo na, ganyan naman talaga kayo mga lalaki, ang pipilyo ng mga mata. Curious lang naman ako, Melanie. Lumalabas ka rin ba kasama mga suitors mo? Of course not! I told you, sa'yo nga lang ako nakapagtatakang nagtiwala. I usually go out with female friends. Talaga namang hindi ka dapat basta-basta magtiwala sa mga maniligaw mo, Melanie. Mahirap na. Maraming ulol na lalaki ngayon na posibleng magsamantala sa'yo. Ang totoo, hindi yata matanggap ni Gary na si Melanie sasama sa ibang lalaki. Ang swerte mo nga eh. Mas matagal ko nang kakilala mga suitors ko kaysa sa'yo. And yet, sa'yo nga ako nagtiwalang sumama sa dinner dates. Ano bang magic meron ka, Gary? Mabait lang naman talaga ako eh. Pagtulog, dugtong ni Gary sa sarili. Maybe you're right. He looked every inch a gentleman. You look every inch a gentleman. Nginitian siya ni Melanie. Maliban na nga lang sa pilyo mong tingin. Umabot ng 2 oras ang date na iyon ni Melanie at Gary. Kasama na roon ang marami pang pagbibiru ni Gary at nagpapatawa ng husto sa dalaga. Naihitid na ni Gary sa parking lot si Melanie. Are you sure ayaw mong sundan kita na sasakyan ko, Melanie? Huwag na, Gary. Maaga pa naman eh. Ayoko na talagang maabala ka pa. Hindi ko pa alam ang address mo. Number 22, Sandoval Street, Pasig Sunshine Townhomes. Got it. Isinulat pa ni Gary sa address book ang tirahan ng dalaga. Well, good night, Gary. Wala bang friendly kiss? Muling napangiti ang dalaga. Iba ka talagang gumimik, no? Friendly kiss, ha? Hindi pwede, pangulit ni Gary. Sige na nga, sa pisngi lang ha. Friendly kiss lang. Isang banayad na halikang idinampi ni Gary sa pisngi ni Melanie. At parang maiiyak pa sa galak ang taksil na lalaki. Good night, Gary. Thanks for a wonderful evening. Good night, Melanie. Take care. Lunod sa galak si Gary nang siya'y pauwi na. Nahalikan niya sa pisngi at napisil sa palad si Melanie. Malakas pa rin ang apil niya sa babae na isip niya. Hindi magtatagal at hindi lang pisngi ang mahahalikan niya sa dalaga. At hindi lang palad ang kanyang mapipisil dito, alam niya. Malapit na siya sa kanilang subdivision nang kanyang maalala ang kanyang mag-ina. Dumaan siya sa isang supermart na bukas pa. Bumili siya ng 3 siopaw at 1 kilong ubas. Pasasalubungan niya ng pagkain sina Loretta at Daisy May. Naalala na naman niya ang muntik ng pagkakita ng mga ito sa kanya sa Green Hills. Muli siya nagpasalamat na hindi siya nabuko. Halos 1:00 na ng gabi nang siya ay makauwi sa kanyang mag-ina. Niyakap niya at hinalikan ng 2 ulit sa mga labi si Loretta. Si Daisy May, kinarga pa niya. Bakit ngayon ka lang, Gerardo? Tanong kaagad ni Loretta. At extra malambing ka yata ngayon ha, baka may ginagawa kang kasalanan. Sweetheart naman, kung ano-ano namang iniisip mo, nasiraan ako sa daan kaya ako ginabi. Naghanap pa ako ng mekaniko eh. Nilanta ka naman ni Daisy May ang siopaw. Nasiraan? Baka kung ano na yan, Gary, ha? Nananantya si Loretta, binabasa sa mukha niya ang katotohanan. Ikaw talaga? Kung gusto mo, kahit ngayon din, magkulong tayo sa silid. Pabulong niyang sabi kay Loretta. Nakahanda ako, sweetheart. Napangiti si Loretta. Naalis ang hinala. Naniniwala na ako. Tara na, kain na tayo. Hinintay talaga kita for supper. Nakahinga ng maluwag si Gary. Ayaw na ayaw niya nagsiselos ang kanyang asawa. Bagay sa'yo ang maikling buhok, Loret. Ay naku, mabuti naman napansin mo. Nang gabing yon, binusog niya sa pisikal na pagmamahal si Loretta. Ako lang ba talaga ang mahal mo, ha, Gary? Tapos na silang magtalik noon. Ako lang ba ang babae sa buhay mo? Yes, ikaw lang, sweetheart. Sumpaman, mamatay man ako? Yes, Lore. Pero ang 2 kamay lang niya ang nakataas bilang pagsumpa. Ang mga daliri sa paa niya, nakatago sa kumot at nakabaluktot. Na ibig sabihin, hindi siya totoong sumusumpa. I love you very much, Gary. And I love you too, Lore. Totoo naman yun. Mahal na mahal pa rin naman talaga niya si Loretta. Pero nais din niyang mahalin si Melanie. Alam ni Gary. Ayaw niyang ibang magmahal kay Melanie. Magkayakap na nakatulog ang mag-asawa. Ang pagbisita ni Jelly kay Loretta ay nasa plano. Sunday at walang pasok sa trabaho sina Loretta at Gary. Si Loretta mismo nagsabi kay Jelly na gawing Linggo ang pagdalaw sa kanilang bahay. At ganitong kumpinsido na din si Gary na dapat pakiharapan si Jelly. Magaan ang kalooban ni Loretta.
Isa sa mga ayaw niya, yung parang iniis na bigari ang mga kaibigan niya. Nag-exercise si Loretta gaya ng plano. Si Gary nag-jogging sa loob ng Santa Monica Executive Village. Si Daisy May naglalaro sa loob ng bakuran sa supervisyon ng katulong yaya. Nakapag-beauty rest na din si Loretta bago dumating si Jelly. Kumustahang walang tigil ang dalawang babae. Ang ganda-ganda mo pa rin, Loretta. Ano bang sikreto ng beauty mo, ha? Si Jelly naka-pink na blusa at puting leggings. Maganda pa rin sana. Lumobo na ba itong may tuturing? Kung dahil lang sa katabaan ng katawan nito, ang dating ideal na 110 pounds ay naging 145 pounds na. Eh ikaw, paano kang tumaba ng ganyan, Jelly? Tanong ni Loretta na manghang-mangha sa dating sexing kaibigan. Nagmistulang drum na walang korte ang katawan nito. Kasalanan to ng boyfriend ko eh. Dalawang beses ba naman sa isang linggo kung ipasyal ako sa fast foods? Eh, ang binabanatan ko pang pagkain, yung mga pastries at cakes, ay heto, nasira tuloy ang figura ko dahi. Napangiti si Loretta sa sinabi ni Jelly. Si Jelly, gaya ng alam niya, ay laging makulay kung magsalita. Mapera siguro ang boyfriend mo. Ano, Jelly, kaya alagang-alaga ka sa pagkain? Isa siyang commissioner, Loretta. Wow! Commissioner ng ano? Commissioner ng gobyerno? Ahente ng appliances at credit cards. Nangungumisyon? Commission basis, kaya commissioner. Nakangiting nahihiya si Jelly. Napangiti rin naman si Loretta. Pilya ka talaga. Kala ko talaga eh. Pero okay rin naman yun ah. Basta masipag ang lalaki at nabubuhay sa marangal na paraan. Maganda yun, Jelly. Oo nga. Kaya naman, mahal ko ang boyfriend ko kahit ganun lang ang trabaho niya. Aasenso rin yun, Jelly. Basta masipag at masikap. Okay naman ako. Motion ko sa brokerage ng kapatid kong si Felix. Naalala ni Loretta si Felix. Itong pinakamasugid niyang manliligaw noon. Ang alam niya, umiyak si Felix nang ikasal siya kay Gary. Kumusta na nga pala yung kapatid mong yun, Jelly? Si Felix? Ay, dai. Binata pa rin. Hindi na yata titibok ang puso sa iba. Pabulong nang sabihin niyo ni Jelly. Alam nito na ang kapatid ay naging manliligaw ng kaharap. Baka naman tatanda ng binata ang kapatid mo, paklino Loretta. Nakadamas yan ng elation. Piruin nga namang may isang lalaking hanggang ngayon, siya pa rin ang minamahal. Aba, hindi malayo. Sabi nga sa akin, kung hindi rin lang daw ikaw, huwag na lang. Eh naku, pag nalaman ni Felix na nakita tayo, makikibalita yun sa akin, tiyak. Teka, may brokerage ka mo si Felix? Huwag mong sabihin dito sa Manila. Dito nga, Loretta. Ang office niya nasa Ross Boulevard. Ang pad naman niya nasa Malate. At alam mo ang sasakyan niya? Kung ano, Loretta? Isang brand new car na two-door pamporma. Aba, asensado na pala talaga ha? That's very good naman, Jelly. Sabihin mo, kinukongratulate ko siya for his success ha? Pararatingin ko, Loretta. Siguradong matutuwa yun. Ano nga pala ang pangalan ng brokerage niyo? Naglabas ng calling card si Jelly at ibinigay kay Loretta. Nariyan, kompleto pati address, telephone number, etc. etc. Itago mo at baka sakaling kailanganin mo. Nariyan ako mula Lunes hanggang Biyernes. Kapag nasa field ako, si Felix naman na nasa office. Dumating si Gary na kasama si Daisy May. Galing sa pag-hiking ang mag-ama. Ipinakilala ka agad ni Loretta kay Jelly ang kanyang dalawang mahal sa buhay. Naging very cordial naman si Gary. Hi Jelly, feel at home ka lang ha? Diyan lang muna kayo ni Lore at papakainin ko lang itong anak namin. Okay lang Gary, nice meeting you. Ang laki na ng daughter namin ano? Sabi ni Loretta nang makalayo na sina Daisy May at Gary. Yes, at magandang bata ha? Maganda pa yata sa'yo Loretta. Eh ano pa nga ba? Tiyak na mamumroblema kami ni Gary pag nagdalaga na ang batang yan. Maraming liligaw, sigurado yun. Pero ang cute din ang mister mo. Ang tingin ko napakabait niya. Para bang hindi gagawa ng mali? Mabait si Gary at hindi pa man gumagawa ng mali as far as our relationship is concerned. Pero alam mo naman mga lalaki, may tendency silang matukso sa iba. Kaya nga konting kaduda-dudang gawi niya, chinecheck ko talaga kaagad. Hindi ko yata matatanggap na maglolo ko yung si Gary. Na si Gary, na puspusan nang ang nanunuyo kay Melanie, ay isa ng katotohanang hindi mapapasubalian. Isinisingit niya ang pagpunta kay Melanie kahit sa oras ng trabaho. Madali siyang makagawa ng dahilan na pinaniniwalaan naman kaagad ni Loretta. Nagdaan ako sa bookstore at may hinanap akong design book, Lore, kaya medyo ginabi ako. Lore,
Pinasyalan kong Bureau of Trade dahil may nililinaw akong isang directive nila. Sweetheart, nawalan ng ilaw ang wagon eh, kaya napilitan akong ipaayos. Otherwise, hindi ako makakauwi dahil madilim na. At marami pang mga dahilan na hindi naman napapagdudahan ni Loretta. Pero ang hindi alam ni Gary, unti-unti nang nakakahalata ang ginang. Nag-iisip ito, nagbibilang na, naghahanap rin ng mga clue. Isang hating gabit palihim na pinuntahan ni Loretta ang station wagon ng asawa. Dala-dala niya ang isang portable lamp at susi. Binuksan niya yun ng maingat. Inanalisa niya ang loob ng kotse. Naghahanap siya ng bagay na hindi naman niya matukoy kung ano. Basta alam niya, dapat niyang imbestigahan ang malamang ay ginagamit ni Gary sa pagtataksil. Pagtataksil? Iyon na nga ang naglalaro sa isipan ni Loretta na ginagawa ng kanyang si Gary. Malakas ang kutob niyang may kinaloloko ang babaeng asawa niya. Napuna niya na ekstra ang lambing nito sa kanya nung mga nadaang araw. Lalo pa nga kung ito hindi nakakauwi sa tamang oras. Bukod sa inuuwain siya ng pasalubong, hinahalikan pa siya ng maraming ulit at sinasabihan ng dalawa o tatlong I love you. Oo ay na ang loko, napansin ni Loretta. Di ba dapat lang na isiping may dahilan ng paglalangis ng bruho? May nakuha siya sa upuan ng kotse ni Gary. Sa harapan nakatabi ng driver's seat. Hibla ng buhok, kulot na mahaba, at hindi may tatatwang buhok ng babae yun. Hindi nila buhok yun ni Daisy May, mga unat at maikli ang buhok nilang mag-ina. Alam na alam ni Loretta, nagsakay ng ibang babae ang bruho niyang asawa. May nahagip pa nga ang kanyang flashlight. Parang dinunggol ang dibdib ni Loretta. Nasa ilalim yun ang upuan ng sino mang katabi ni Gary sa unahan. Isang bagay na makintab at tiyak na pambabae. Lipstick! Mamahaling paborito pa niya, burgundy. Imposibleng ireregalo sa kanya yun ni Gary. Tinignan niya ang lipstick at nakita niyang gamit na yun. Ginamit ng kung sinong babae na marahil ay papalit sa kanya ni Gary. Iyon ang alalahaning biglang tumakot ngayon kay Loretta. Nanginig ang kanyang katawan at siya'y napasandal sa malambot na sandalan ng kotse. At namalaya na lang niya na siya pala'y luha na. Dala ang lipstick na nilisa niya ang garahe. Nagbalik siya sa silid ni Gary. Luhaan siyang gustong sampalin sa galit ang natutulog na asawa. Gusto rin niyang sigawan ng ubod ng lakas. Pero tumuto sa iskandalong yun ang isang bahagi ng kanyang isipan. Masyadong premature yung gagawin niya na pagkumpronta kay Gary, sabi niya sa sarili. Napakadali kang pangangatwirana ni Gary. Hindi mo mapapaamin ang pagtataksil ng isang lalaki dahil lang sa ilang hibla ng buhok at isang gamit na lipstick. Hulihin mo sa akto, sabi pa niya sa kanyang sarili. Napalunok si Loretta. Iyon nga pala ang dapat niyang gawin, naunawaan na niya. Hulihin ang salarin sa sandali ng paggawa ng krimen. Sa gayon, hindi ito makakapagpakaila pa. Hindi ito makakapagkaila. Bukong-buko ka agad. Napalungin si Loretta sa asawang nasa kama. Si Gary ay banayad pang naghihilig. May kaunti pang ngiti sa labi habang nahihimbing. Sumama lalo ang loob ni Loretta. Nananaginip na naman marahil ang bruho. May kinakalantari na naman marahil sa panaginip, naisip niya. Itinago niya sa isang sulok ng tukador ang lipstick. Balang araw ay gagawin niyang ebidensya iyon ng isang kataksilan. Tahimik siyang nagbalik sa kama at nahiga sa tabi ng lalaking pinagdududahan niya. Kung dapat na nga bang isailalim sa isang pagmamanman ang kanyang asawa. Minsan pa niyang nilungan ito, pinagmastang mabuti ang muka. Mukha namang napakabait, naisaloob niya. Sabi nga noon ni Jelly, tipong hindi gagawa ng mali. Diyos ko, paano kung maling-mali pa lang iniisip ko sa aking asawa? Baka naman ang lipstick ay napahagis lang doon mula sa labas ng kotse. Baka nga hindi alam ni Gary ang tungkol doon, kaya na hindi nakikita. At ang mga hibla ng buhok, posible din galing sa labas ng bintana ng sasakyan, di ba? Baka minsan, hindi nag-aircon si Gary dahil malamig naman ang hangin sa labas. Ay nakataong may babaeng nalagasan ng buhok at napashoot sa nagdara ang kotse ng mister niya. Posibleng ganun na nangyari, di ba? Pangumbinsin niya sa sarili. Ang dapat tagausig, ay siya pa yatang biglang naging tagapagtanggol. Hindi ako dapat pabigla-bigla, hindi ang mister ko ang basta gagawa ng kalukuhan. Mahal na mahal ako ng mister ko. Lagi akong inaalala sa mga okasyon. Ang lahat ng masasamang hinala ko sa kanya, walang matibay na basihan. No, hindi ko dapat usigin ang aking asawa. Matatag niyang usal sa sarili. Umagay malambing na malambing pa si Loretta kay Gary. Sweetheart, good morning. Dinampian pa niya
nang masuyong halik sa labi ang bagong gising na esposo. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Oo naman, Lore. Bakit mo na itanong? Nakangiting nagtatak si Gary sa tanong ng asawa. Aba, wala naman. Naisip ko lang alamin kung properly rested ka. You know, ayoko yatang kulang ka sa tulog. Mahirap to ang puyat eh. Baka habang nagda-drive ka, makatulog ka sa manibela at maaksidente ka pa. Kawawa naman kami ni Daisy May kapag napahamak ka. Taos sa puso iyon ni Loretta. Munti mang hinanakit kay Gary o katiting ng mga duda sa katapatan nito, napalis na. You're a darling, sabi ni Gary at niyakap siya nito. Mahigpit, napatumba tuloy. Pabalik sa kama ang mag-asawa. Ako lang ang mahal mo, di ba, Gary? Muli ay inulit niya ang dati nang itinatanong palagi sa mister. Siyempre naman, Lore. You are my life and my joy. Ikaw ang mahal ko lang ngayon, Lore. Usan ni Gary sa sarili. Pero sa ibang sandali kapag kaharap ko na si Melanie, I feel na mahal ko rin siya. Pero hindi ko maaaring ipagtapat sa iyo, Lore. Baka bugbog sarado ang abutin ko sa iyo. Anyway, what you don't know won't hurt you naman. Ang swerte-swerte ko talaga sa iyo, Gary. Hindi ka nang bababae, hindi ka nakikibarkada, hindi ka tamad na family man. Guwapo ka pa, walang sakit. What more could I ask? Pinaghahalikan ni Loretta ang balahibuhing dibdib ni Gary. Totoong-totoo sa sarili ang mga inusal niya sa asawa. Sino ang higit na maswerte kundi ako, Lore? You are a devoted wife and a dutiful mother. Kami ni Daisy may ang mapalad sa'yo. Ang kamay ni Gary, banayad na umahaplos sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Loretta. Namumungay ang mga mata ni Loretta. Alam na niyang nais mangyari ni Gary at siya'y walang muntimang lakas na tumutol. Nang siya'y hubara ni Gary, si Loretta ay nagpatianod na lang sa agos. Isang maapoy na halikang iginawad ni Gary sa kanyang mga labi at malulusog na dibdib. Ilang saglit pa, narating. Narating na nila ang luwalhati. Siyang lumilikha ng sarili niyang multo. Ito ang assessment ni Loretta sa sarili habang siya ipapasok ng kanyang tanggapan sa Galore Crafts. Nauna na sa kanya si Gary roon at ito'y natatanaw niya sa glass-paneled office nito na subsub sa trabaho. Such a hardworking man. Nais sa loob niya. Kundi sa talino ni Gary sa pagdidisenyo ng kanilang produkto, marahil ay hindi sila lubos na magtagumpay sa kanilang negosyo. And to think na kagabi lang kung ano-anong negatibong bagay ang iniisip niya tungkol sa asawa. I love you, Gary. Usal ni Loretta sa sarili. And I always will. Kung alam lang ni Loretta na kaunti na lang ang layo ni na Gary at Melanie sa pagiging magnobyo. Nagring ang telepono sa office ni Gary. Hello? Gary? Melanie? Halos pabulong iyon nang bigkas ni Gary. Gary, pupunta ako sa dentist right now. Can you accompany me? Takot akong magpabunot ng ngipin eh. Si Melanie, na nasa kabilang linya, ay parang batang naghahanap ng moral support. Ngayon na? Ulit na tanong ni Gary. Yes, puntahan mo ko dito sa body center ha. Ang sakit-sakit ng ngipin ko eh. Parang maamong tupang susunod sa gusto ni Melanie si Gary. Noon din, iniwan niya ang ginawang disenyo. Ni hindi na naaalalang nagpaalam kay Loretta na nasa dulong silid lamang ng pasilyong iyon. Pinaharurot niya ang station wagon. Kailangan niya marating kaagad ang ikalawang babaeng minamahal niya, naisip niya.